Hello everyone, this is Teacher Juvie and I will be your guide for today's lesson. Ang aralin natin ngayon ay tumatalakay sa pagpapakita ng multiples ng mga bilang na may isa hanggang dalawang digit. Tingnan ang halimbawa sa ibaba at suriin kung paano ipinakita ang pagtukoy ng multiples ng mga bilang. Narito ang larawan ng mga cookies. Sa unang column or unang kahon ay may tatlong cookies. Sa ikalawang kahon naman ay may anim na cookies. At sa ikatlong kahon ay may siyam na cookies. 3, 6, at 9. Ang tanong natin ngayon, ilang cookies kaya ang laman ng ika-apat at ika-limang kahon? Uli nating balikan ang mga laman ng bawat isang kahon. Ang unang kahon ay may tatlong cookies at ang ikalawang kahon naman ay may anim na cookies. Ilang cookies ang ating idinagdag sa ikalawang kahon para ito ay maging anim? Tama! Tayo ay nagdagdag ng tatlong cookies, kaya 3 plus 3 ay equal sa 6. Kung ganon, ang ating ikatlong kahon naman ay may siyam na cookies. Kung ang ating ikalawang kahon ay may anim na cookies, dadagdagan natin ito ng tatlong cookies para siya ay magkaroon ng kabuuang siyam na cookies. Nakita nyo ba kung ilang bilang o kung anong bilang ang ating idinadagdag? Tama! Ang bilang na ating idinadagdag ay tatlo. Kung ganon, sa ikatlong kahon, para malaman natin ang bilang ng ikaapat na kahon, kailangan nating magdagdag ng tatlo sa ikaapat na kahon. Kaya 9 plus 3 ay equal sa 12. At ang ikalimang kahon naman ay dadagdagan natin ang ikaapat na kahon ng 12 plus 3, ito ay magiging 15 na cookies. Kung ganon, ang ikaapat na kahon ay naglalaman ng 12 cookies at ang ikalimang kahon naman ay naglalaman ng 15 cookies. Paano natin iyon nakuha? Mula sa ikatlong kahon na naglalaman ng siyam na cookies, tayo ay nagdagdag ng tatlong cookies upang ito ay maging 12. At mula naman sa ikaapat na kahon na 12, tayo ay nagdagdag ng tatlong cookies para malaman natin ang kabuuang bilang ng ikalimang kahon. Tingnan pa ang ibang halimbawa sa ibaba at tukuyin kung paano ipinakita ang pagkuha ng multiples ng mga bilang. Halimbawa, kukunin natin ang multiples ng mga bilang ng 202, 224, 246 at tatlong nawawalang bilang. Upang matukoy mo ang nawawalang tatlong kasunod na bilang, kailangang matukoy mo muna ang kinalabasan or difference ng unang tatlong bilang at idagdag ito sa susunod na bilang upang makuha ang susunod na multiples. Okay, subukan natin. Upang makuha natin ang tatlong nawawalang bilang or multiples, kailangan muna nating kunin ang common difference ng 246 at 224. So, bawasan natin ang 246 ng 224, ang sagot ay 22. Kunin naman natin ang difference ng 224 sa 202, ang sagot ay 22 rin. Kung ganon, ang kanilang common difference ay 22. At ang ating common difference na 22, ang ating idadagdag sa 246. Upang makuha natin ang ikaapat na bilang. 246 plus 22, ito ay 268. So mula sa 268, magdadagdag tayo ng 22 para makuha natin ang ikalimang multiple. Ang sagot ay 290.
At sa 290 naman, magdadagdag tayo ng common difference na 22. Ang sagot natin ay 312. Kung ganon, ang mga nawawalang multiples o bilang ay 268, 290, at 312. Subukin natin ang gawain na ito. Punan ang mga patlang sa bawat bilang sa pamamagitan ng pagtukoy ng multiples nito. 1545, blanco, blanco, at 135. So, ang una natin gagawin ay kunin ang common difference ng magkatabing bilang na 45 at 15. 45 minus 15, ang sagot ay 30. At ang ating nakuhang common difference ay ating idadagdag sa 45. 45 plus 30 ay 75. At mula sa 75, para makuha natin ang ikaapat na bilang, dadagdag natin ng ating common difference na 30. 75 plus 30 ay 105. Para malaman natin kung 135 ba ang kalalabasan ng panglimang bilang, i-add natin ang 105 plus 30. Okay, tama, 135. Kaya ang mga nawawalang bilang or multiple ay 75 at 105. Narito ang isa pang halimbawa. 240, blanco, blanco, 252, at 256. So, ang una nating gagawin ay hanapin ang common difference nitong 256 at 252. 256 minus 252, ang sagot ay 4. Itong 4 ay ating idadagdag sa 240. 240 plus 4 ay 244. Idagdag uli natin ang common difference na 4 sa 244. Ang sagot ay 248. Para ma-check natin kung kalalabasan ba ay 252 kapag nagdagdag tayo ng 248 ng 4 sa 248. So, 248 plus 4, ang sagot ay 252. Tama. Dagdagan na natin uli ng 4 ang 252. Ang sagot ay 256. Kaya ang mga nawawalang multiples ay 244 at 248. Narito ang isa pang gawain. Tulungan mo si Bert na kumpletuhin ang tamang bilang ng bawat kahon sa pamamagitan ng pagtukoy sa kinalabasan or difference ng unang tatlong bilang at idinagdag sa susunod na bilang upang matukoy mo ang kasunod na multiples. Narito ang mga bilang, 23, 46, at 69. Aalamin natin ngayon ang dalawang nawawalang multiples. Ano ang unang natin gagawin? Kukunin natin ang difference o kinalabasan ng 69 at 46. 69 minus 46 ay 23. Sumunod ay kunin natin ang difference ng 46 at 23. 46 minus 23, ang sagot ay 23. Kaya ang ating nakuhang common difference ay 23. Ang common difference na 23 ay ating idadagdag sa ikatlong bilang na 69. 69 plus 23, ang sagot ay 92. So, 92 ang ating pang-apat na multiples. Para makuha natin ang ikalimang multiple, idadagdag natin ang common difference na 23 sa 92. 92 plus 23, ang sagot ay 115. Kaya ang nawawalang multiples ay 92 at 115. Ang mga bilang na 23, 46, 69, 92 at 115 ay mga multiples ng 23. Narito ang isa pang halimbawa. 217, 186, at 155. Unang step, kunin muna natin ang difference ng 217 at 186. Ang sagot ay 31. Kunin naman natin ang difference ng 186 at 155.
ang ating makukuhang difference ay 31. Kaya ang ating common difference ay 31. Para makuha natin ang mga nawawalang multiples, idadagdag natin ang common difference sa 217. 217 plus 31, ang sagot ay 248. At mula sa 248, magdadagdag ulit tayo ng 31, ang sagot ay 279. Kung ganon, ang mga nawawalang multiples ay 279 at 248. Ang 279, 248, 217, 186 at 155 ay mga multiples ng 31. Thanks for watching this video. Hit like if you learned from this video and don't forget to subscribe on my channel. Thank you so much.